So paano maging call center agent? Marami pa rin gustong maging call center agent kasi malaki sweldo dito at maraming job hiring. Hindi nauubusan ng job hiring sa mga call center, sa mga BPO. Pero marami pa rin hindi kaya. At again, hindi nila kasalanan yun. Hindi nyo po kasalanan yun. Kailangan lang malaman nyo yung mga dapat na gawin, yung mga dapat na taglay nyong katangian, mga skills na kailangan ninyo para maging call center agent kayo. So, pag-usapan natin yung skills na yan. Ano ba yung mga skills na kailangan mo? Marami po ito. Siyempre, unang-una na, English. English speaking skills. Yung skill na yan, yan ang numero unong kailangan sa isang call center. Lalo na kung ang sinerservisyuhan ay mga English speaking countries or customers. So, yan po ang unang-una. Paano tayo magkakaroon ng English speaking skills? Nabanggit natin sa ating lessons, kailangan unang-una magbasa. O nga po pala, para dun sa mga hindi pa nakakapag-register dun sa ating mga free lessons sa amorelearning.org, mag-login po kayo dyan sa website na yan para makuha po ninyo yung free lessons. Free modules po yan. So, again, English. Kailangan po matuto tayong mag-English. Eh, bakit ikaw ngayon di ka nag-i-English? Para po maintindihan nyo na hindi naman kailangan laging mag-English. At para mas marami akong makausap at ma-encourage na tao na simulan itong pag-aaral ng English na to, eh siguro edit. So yan po, English speaking skills, napaka-importante po niyan. Again, punta po kayo dyan sa amorelearning.org para matutunan nyo kung ano yung mga dapat na gawin. Unang-una, again, magbasa. Siyempre, mag-practice, magsalita ng English. At kung ano-ano pa. Nandyan po yan sa amorelearning.org. Susunod, customer service skills. So kailangan din pala ang customer service skills kasi siyempre, sisirbisyuhan mo, pagsisilbihan mo yung mga customers dyan sa call center. Iba-iba ang gusto niyan. Meron dyan gustong malaman ano nangyari sa account niya. Meron dyan gustong malaman kung paano makuha yung pera niya. Iba-iba po kasi ang account sa isang call center. So, kailangan po, ang basic ay meron tayong alam sa customer service. Paglilingkod sa customer, pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga customers. Marami po nakapaloob dito. Meron din po tayong mga courses na tungkol sa customer service. Nandyan din po sa amorelearning.org. So punta po kayo dyan at matututunan po ninyo yung mga bagay tungkol sa customer service. Sunod, tech skills. Ito yung dinedevelop pa natin sa amorelearning.org para matutunan natin ang customer service skills at tech skills. Kasi mayroong mga account po na technical skills naman ang hanap. Pero siyempre, kahit customer service ka, kailangan mo pa rin na medyo techie ka. Kasi ang definition ng techie, marunong sa technology, hindi po ba? So, dapat po may kaalaman tayo kahit general knowledge lang sa technology. Kung gusto natin pumasok sa customer service, o sa as a customer service agent or technical support agent. So, kailangan po yan. Ano pa ang kailangan natin? Bukod dyan sa tech skills na yan, people skills. Napakahalaga rin po nito, ang people skills na to. Ito yung pagkapwa-tao, pakikibagay, pakikipag-usap ng maayos, hindi lang sa customers, pati na rin sa mga kasama natin sa trabaho. At ang people skills na to ay madalas hindi natututunan. Minsan inborn to. Pero, mali naman siguro sabihing madalas hindi natututunan. Natututunan din po ito. Ang mabuting pakikibagay sa mga tao, sa mga kasama sa trabaho, ay natututunan din. Kung mahihiyain ka sa una, siguro kung bibigyan mo ng pansin ang pagiging mahihiyain mo, bibigyan mo ng tuon nito,
eh mabibigyan mo rin ng magkakaroon ka rin ng maayos sa people skills. At ano pa, ang susunod natin, resume. So mahalaga rin po ang resume na to. Kung gusto nating makapasok sa isang call center, siyempre, ayusin natin yung resume na to, yung resume natin. Ayusin natin na para angkop dun sa pinapasukan natin. Pero paano ka magkakaroon ng angkop na resume kung wala ka ng mga skills, di ba? Ano yung isusulat mo dun sa resume na yun kung wala ka ng mga skills? So simulan natin dun sa skills at later on, pag meron na tayo nun, pwede na tayo gumawa ng resume na maayos kasi meron tayong maisusulat na skills. Kasi kahit ano po ang gawin natin, ayusin natin yung resume natin, wala naman tayong skills na nakasulat dun. Wala rin pong magiging saysay kasi pagtingin pa lang sa resume natin, eh walang skills eh. Walang, maski customer service skills, wala eh. Tech skills, wala. People skills, wala. Paano natin ma-update yung resume natin? So simulan natin doon sa pinag-usapan natin kanina. Pero again, balikan natin tong resume na to. Kailangan maayos ang resume. Iba, naglalagay ng retrato. Iba, hindi naglalagay ng retrato. Lagay natin doon yung mga kaalaman natin. Baka meron naman kayo ng customer service skills. Lagay natin doon. Lagay natin yung mga dating trabaho natin na kung saan nag-handle tayo ng customers. Lagay natin yung mga experiences natin doon. Dahil kailangan po, unang-una, makita nila na, uy, pwede pala itong tao na to. Itong aplikante na to, pwede pala dito sa account na ito. Dahil meron pala siyang mga karanasan, angkop dito. So yun po, kung meron na kayong customer service skills, lagay nyo po doon. At syempre, hindi lang po yan. Lahat po ng pwede nyong ilagay na experience dyan sa inyong resume, ilagay po ninyo, pati yung pinag-aralan ninyo, na palagay nyo ay tugma doon sa skills o sa mga sa job description na meron ang isang job hiring. So ano pa po? Para maging isang customer service o isang call center agent, dapat willing to learn ka. Willingness to learn. Kasi, umpisa pa lang, sa interview pa lang, pwede mo nang banggitin yun. Pwede mo sabihin na, ano po, gusto ko pong matuto sana. Pero syempre, dapat may alam ka na dun sa trabaho na gusto mong pasukan. At pwede mong banggitin na willing ka na mag-aral pa. Dahil siyempre, aaralin mo yung account na yun, aaralin mo yung mga trabaho na meron doon sa call center na yun. Iba-iba po kasi ang pwedeng maging trabaho. Yun nga, pwedeng tech support, pwedeng customer service, at pwede rin sales. So kung meron kayong sales background, pwede rin po yan. Ang mahalaga po, willing tayong matuto. Kung wala tayo yung mga skills na yan, mag-aral po tayo. Again, dyan sa amorelearning.org, meron po tayong mga information, may mga lessons, may mga modules na makakatulong po sa inyo para makuha nga ninyo, para makuha ninyo ang mga skills na kailangan ninyong taglay para maging isang call center agent. At ito, isa sa pinakamahalaga sa palagay ko. Kasi pwedeng meron ka ng mga skills na yan, pwedeng meron ka ng mga kaalaman na yan, information na yan sa likod ng isip mo. Pero kung wala yung attitude na matino, kung walang maayos na attitude, siguro po, mahihirapan tayo. Ito yung masasabi natin na mahirap ituro kasi inborn to sa tao. Pero again, pwede pa rin matutunan. Ano ba yung mga attitude na maayos? Ano ba yung mga kailangan na gawin mo para maging ganap na call center agent ka? Unang-una siguro, yun nga, mag-aral lang mabuti. Pag-aralan yung mga dapat na aralin. Siyempre, English speaking skills, writing skills, kailangan din po yan. Pakikisama sa tao. At yung pakikinig. Importante po ang pakikinig sa call center kasi nga, hindi mo naman siya nakikita ng harapan. Although nakakausap mo siya. So, kailangan po yan. At yung attitude na yan, napakahalaga po niyan. Kasi kung sa tingin mo, alam mo na yung lahat ng mga bagay na yan,
Pero kung hindi maayos yung pakitungo mo sa tao, kung hindi ka pwedeng pagsabihan, hindi ka pwedeng turuan, mahirap kang pagsabihan, mahirap kang turuan, eh, mahirap po makapasok as a call center agent. So, yun po yung attitude na yan. Napakalaking bagay po niyan. So, maging receptive sa mga tinuturo, maging open-minded. Madalas dati, naririnig lang natin ng open-minded sa mga nagne-networking. So, apply din po natin yan dito kung gusto nating maging call center agent, maging open-minded tayo. At siguro kung sa tingin natin, kailangan nating i-adjust yung attitude natin na para maging call center agent, adjust po natin. Unang-una na, pumasok ng maaga. Pumunta ng maaga dun sa appointment, dyan sa call center na yan. Kung meron tayong interview, maaga po nating puntahan ang ating interview. At para dun sa mga gustong mag-aral, araw-araw po kayong mag-aral. Meron po dyang information sa amorelearning.org kasi marami na po tayong nakitang estudyante dyan sa amorelearning.org. Sa simula lang po magaling. Ayun, and nakakatawa mang banggitin sa inyo, pero katotohanan lang po yan. Pag sinabing gawin yung exercise, yung unang exercise lang ang ginagawa. Again, dyan po nahuhulog yung attitude natin. Dyan po papasok yung attitude natin. Kung hindi po natin kaya tapusin yung mga lectures dyan, yung mga modules dyan na libre, eh paano pa po natin magagawa na makapasok sa call center? So simulan po natin dyan sa libreng training na meron sa amorelearning.org. At mag-a-announce po tayo. Meron po dyan mga announcements para dun sa mga online na mga libreng lessons. Weekly po, meron po dyan. At mag-register po kayo, sumama po kayo sa community ng amorelearning.org para po makuha ninyo yung mga information na weekly, regularly, meron dyan sa amorelearning.org. So sana po nakatulong ito sa inyo. Marami pa pong katulad nito na video dito sa YouTube channel na ito. At good luck po sa inyo.